Good morning mga ka-agri. For today's episode, may mga client na naman tayo dahil sa mag-castrate tayo ng biik. Ayun mga ka-agri. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, click yung subscription button at isalin nyo na rin yung bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos natin. At kasama ko dito yung si Richel Pogi, aka Pogi. What's up, yo? Okay mga ka-agri, si Yunistor is nag-prepare na ng kanyang mga gamit sa pag-castrate ng mga biik. So inuna niya yung paghahanda ng betadine at iba pang mga disinfectant tulad ng hydrogen peroxide mga ka-agri. Ito hydrogen peroxide mga ka-agri, maganda tong disinfectant sa mga blade at iba pang mga gamit, yung mga scalpel at surgical na pwede natin i-disinfect dito. At yung mga sinulid at yung pangtahi ng sugat ng biik mga kagri, nag-prepared na rin si Yunistor ng kanyang kagamitan. Dahil sa ano namin is tinatahi namin yung sugat ng biik dahil para mabilis gumaling ang sugat ng biik mga ka-agri. Okay mga ka-agri, andito yung may-ari, si Ma'am Angel Susuban. At ito yung mga baboy ni Ma'am Angel mga ka-agri. Meron ditong apat na barako biik. So ito yung ikakandak natin ng castration mamaya-maya lang. At talaga namang malulusog to mga ka-agri yung mga biik ni Ma'am Angel mga ka-agri. Ang pag-alaga ng baboy mga ka-agri is medyo risky yun dahil unang-una need mo ng malaki ang capital dahil ang baboy is malaki ang consumable daily ng feeds, lalong-lalo na kapag first time mo pa tapos wala ka pang idea kung paano ito i-manage. So talagang mahihirapan ka mga ka-agri. It's better na mag-research ka ng mga guide kung paano ito alagaan at proper management ng mga baboy mga ka-agri. Needed yun. Siyempre unang-una yung health and diseases ng mga baboy mga ka-agri is kailangan mo talagang meron kang natutunan doon. Paano mo i-determine kung meron bang sakit, kung kailan ka pwede mag-castrate, kung kailan ka pwede magpurga ng mga biik, kung kailan ka pwede magpurga ng sow, or paano mo i-manage yung boar para maganda ang mga kalabasan ng mga anak. So ganun mga ka-agri, marami pang iba yung mga ka-agri. So kapag nagbabalak ka lang mag-alaga ng baboy mga ka-agri, it's better na mag-study ka, self-study ka about swine production para meron kang idea sa pag-alaga ng mga baboy mga ka-agri. Okay mga ka-agri, sa mga baboy ni Ma'am Angel mga ka-agri is backyard raisers pa to mga ka-agri. Siguro yung pinapakain niya dito is hindi totally pure feeds. Hinahaluan niya lang daw ng mga rice brand at iba pang mga pwedeng ipakain tulad ng siguro nagpa-practice to si Ate Angel ng organic na pagbababuyan. Sobrang laki ang ikakatipid mo sa feeds mga ka-agri kapag mix organic and commercial ang technology na gamit mo mga ka-agri sa pagbababoy. At kasama natin dito si Richel Cadao aka Pogi, ito yung livestock technician ng LGU Alicia. Sobrang glad tayo na kasama natin dito dahil sa sobrang busy ang mga schedule nito mga ka-agri, dahil
maraming business itong pinapatakbo sa Alicia at pinagbigyan tayo na makasama natin to. Sobrang glad natin mga ka-agri dahil nakasama natin sa programang agrikultura itong taong to. So dumako na tayo sa castration procedure mga ka-agri. Kailangan nating linisin ang bayag ng boar piglet gamit ang disinfectant solution tulad ng hydrogen peroxide o kaya betadine at malinis na tubig mga ka-agri. Make sure mga ka-agri na naka-disinfect yung mga gamit natin tulad ng scalpel or blade. Meron tayong towel para pamunas at dapat meron tayong mga disinfectant solution tulad ng hydrogen peroxide at iodine. So gamitin natin ang hinalaki natin mga ka-agri at hintuturo. Ipitin natin ang bayag ng biik hanggang ito ay bumukol. At kapag bumukol na mga ka-agri, hiwain yung pinaka matambok na parte nito mga ka-agri. At kapag nahiwa na yung balat mga ka-agri, dapat hiwain din ng konti ang testicle o bayag at pigain ng konti ang testicle mga ka-agri hanggat lumabas ang testicle mga ka-agri sa may sugat. At kapag lumabas na yung testicle mga ka-agri or bayag, hilain ang bahagya mga ka-agri. Then, i-detach yung testicle mga ka-agri sa may attach cord. Ganon kadali ang pag-castrate mga ka-agri. Sobrang dali. Ayan o, si Mr. Pogi. Pagkatapos mong i-detach yung attach cord mga ka-agri, hilain mo lang ng bahagya yung testicle. Tapos, yun. Tapos na mga ka-agri. Sobrang dali mga ka-agri. At pagkatapos nito mga ka-agri is bibigyan mo ng, alinisin mo muna yung sugat mga ka-agri. And then, bigyan mo ng antibiotic. Ang ibigay namin antibiotic mga ka-agri is yung amoxicillin capsule. Ilapapasok lang namin sa butas ng biik mga ka-agri. And then, lagyan namin ng betadine solution mga ka-agri. Betadine solution, lagyan namin yung sa loob ng sugat mga ka-agri, yung betadine solution. At pagkatapos nito mga ka-agri is ready na para tahiin yung sugat ng biik mga ka-agri. At sa pagtahi ng sugat mga ka-agri is isang sugat lang naman to mga ka-agri. Dahan-dahan lang. Tapos ang gamit naming sinulid is triple na sinulid na para yung hindi madaling matanggal mga ka-agri. At sa pagtahi mga ka-agri, mga isang beses lang to tahiin mga ka-agri at higpitan lang ang pagtali sa tahi mga ka-agri para hindi madaling matanggal kapag inungud-ngud yung puwet nila sa may semento. At last mga ka-agri is bigyan natin ng Combinex na wound spray para hindi langawin ang sugat ng biik mga ka-agri. Ito yung last na procedure ng mga ka-agri para hindi lalangawin yung biik. At after nito mga ka-agri, mga 2 to 3 days for sure, magaling na itong sugat ng biik mga ka-agri. Ganun kadali ang pag-castrate ng biik mga ka-agri. Sobrang bilis lang ang proseso nito mga ka-agri kapag na-practice mo na talaga ng maigi. So, andito na naman mga ka-agri, isa, tapos na natin yung isa. Ganun pa rin mga ka-agri, ipipris mo lang yung dalawang hinalaki at hintuturo mo mga ka-agri. And then, i-disinfect mo muna mga ka-agri bago natin hiwain ng scalpel or blade. Pagkahiwa mga ka-agri is ipipris mo lang yung hinalaki mo hanggang lumabas yung testicle mga ka-agri. Ayun mga ka-agri, lumabas na yung testicle mga ka-agri. At diinin mo, tapos i-detach mo yung attach cord. Tapos bunutin mo lang, ganun kadali mga ka-agri. At ganun din sa isa mga ka-agri. Ang gagawin natin is iisa lang yung sugat na gagawin natin. Ngayon, hiniwa na, tapos i-diinin mo o pisilin mo lang ng bahagya. Tapos i-detach. Yun, ganun kadali mga ka-agri ang pag-castrate. Tapos lagyan na naman ng antibiotic, amoxicillin capsule ang gagamitin natin. Ipasok sa loob. And then, pagkatapos, bigyan natin ng betadine
sa loob, isprehan ng betadine ang sugat para madaling gumaling ang sugat ng beak, mga kaagri, gamit ang betadine. Tapos tahiin ng natin yung sugat, mga kaagri, ganun pa rin sa ginawa kanina. Tahiin ng dahan-dahan dahil isa lang naman yung sugat sa biik, mga kaagri. Para ang purpose ng pagtahi ng sugat, mga kaagri, para mabilis gumaling yung sugat dahil naka-freeze yun. Di tulad ng hindi mo tatahiin is nakabuka ka yung sugat, mga kaagri. May tendency pa na ma-infected dahil kapag ang biik is ingungud-ngud yung puwet niya sa may semento, tapos yung semento is may mga, alam naman natin na may mga bakterya doon. Kapag hindi natin tinahi yung sugat is baka mapasukan at matagal gumaling. So, ang last natin na gagawin is isprehan ng Convinex para hindi langawin yung mga sugat, mga kaagri. Disclaimer lang po, mga kaagri, hindi naman tayo eksperto sa ganitong trabaho, pero experience lang po yung nalalaman namin dito, at same time nag-study din kami about sa pag-castrate, at isa sa mga subject namin dito is animal science, mga kaagri. I am a professional agriculturist, mga kaagri, by profession. And then sa ganitong paraan, mga kaagri, is pang mabilisan talaga itong ginagawa namin na pagka-street ng biik. At sa so far, wala naman kaming nakikitang problema sa pagka-street namin. Talagang after 2 to 3 days, gumaling na yung mga biik na naka-street namin sa mga nakaraang mga previous na pagka-street namin. Talagang nag-conduct rin kami ng inspection pagkatapos after 2 to 3 days, mga kaagri. After 2 to 3 days ng pag-conduct namin ng castration, binalikan namin yung may-ari at yung wala namang ibang mga problema. Hindi naman kami naka-encounter ng namataya ng baboy dahil sa pag-castrate. Talagang ganun lang po talaga, mga kaagri. Sana, mga kaagri, marami kayong natutunan sa video ito tungkol sa pagka-street ng biik. At kapag nakatulong itong video na to sa inyo, mga kaagri, paki-like and subscribe lang po sa ating channel. At i-hit nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos natin. Dahil ang purpose naman natin sa channel na to, mga kaagri, is makatulong sa kapwa at mag-share ng kunting kaalaman tungkol sa agrikultura. Nag-agree na tapos na yung pagka-straight natin ng biik ni Ma'am Angel Suban. So, hanggang dito na lang tayo. Maraming salamat, Ma'am Angel. Bye-bye!